The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A blessed day to everyone. Join me in greeting our mother a happy birthday. Also, join us in greeting our congregation a happy birthday, because today is also the anniversary of our congregation, the Societas Verbe Divini, or SVD. Meron pong ikwento sa inyo. Kung ako po, if I'm going to look back in my childhood, one of my greatest memory I will be forever bringing until I'm here on earth is those nights when we're praying the Holy Rosary. Yung nanay ko kasi will always gather us in the evening before sleep para po magdasal ng rosary. Of course, may natutulog. Isa na po ako dun minsan. Pero we still pray it. At alam nyo, di ba, nadasal na namin yung rosary. Tapos yung nanay ko naman, meron pa siyang mga ritual. Darasalin niyo pa yung litany of the Blessed Virgin Mary. Mahaba yun. Example, ano yung mga litany? Ganito, Holy Mary, pray for us. Pero ito ang favorite part ko, kasi ang sagot lang namin ay pray for us. So kahit nakayuko lang ako, pray for us. Mother Most Chaste, pray for us. Seat of Wisdom, pray for us. Mirror of Justice, pray for us. Mystical Rose. Pero alam nyo, of all those title mentioned, pag itong title dumadaan na babagit ng nanay ko, always rings a bell to my ear. Ano yung dalawa na yon? Pag nami-mention yung Vessel of Honor, pangalawa, Gate of Heavens. So Mary as Vessel of Honor and Gate of Heaven. Kasi ito pong dalawang title na ito ay konkretong picture what Mary is like and how we understood her role in our relationship with Jesus. So punta tayo sa vessel. Pag sinabing vessel, container, parang garapon, empty. Tapos pag sinabing vessel, usually liquid ang ilalagay dyan. So pag sinabing Mary, as described as a vessel, lalagyan siya, sabihin siya ang nagdala kay Jesus. Pag sinabi naman pong gate, ibig sabihin, to before entering a particular house, dadaan ka muna sa gate. So kung si Mary ang gate, before going to Jesus, we will pass through her. Yun po ang point niya. So balik tayo kay Mary being a vessel, container, sisidlan, lalagyan. God called her and chose her para po siya magdadala kay Jesus. In short, si Mary ang point of entry for Jesus to come into this world and for Jesus to come in each one of us. Kaya po, some of us, siguro for the past months, 1 year and 6 months in this pandemic, I believe nagkaroon na kayo ng tinatawag na intense relationship with Jesus for the past 1 year and 6 months. Nagkaroon na kayong pagkataon to see His power in your life, that He is indeed a giver of peace, the one who gives forgiveness, the one who dispel anxiety and darkness in our lives. Nagkaroon na kayong experience how the Lord Jesus gave you hope and light in the midst of your darkness. Pero dapat, itanong din natin, this will not happen to us if without these two people, if without these two, na kailangan natin pasalamatan. First, nagpapasalamat tayo sa Diyos Ama because Siya nagpadala kay Jesus. Without the Father's and the Son, we will not be feeling the light of Jesus in our life. Pangalawa naman, magpapasalamat tayo kay Maria because she accepted the role to become the mother of Jesus, to become the vessel so that the light of Jesus will enter, occupy our hearts, our soul, our mind. So, Mama Mary, thank you so much that you were born in this world and become part of our lives. Kaya po,
God is journeying with you in this pandemic. At alam nyo man, mga kapatid, when we have Jesus in our lives, Jesus is itself the power of God. So when you accept the Lord Jesus in your life, the Father Himself is dwelling in you by the power of the Holy Spirit. Kasi nga po, di ba ang turo naman simbahan, Jesus mismo is the visible image of the invisible God. At Jesus na rin ang sinyales that God is faithful to His promises. In short, summarizing all these things, may plano ang Diyos talaga. Pangalawa, pinapaala sa ating lahat, God is alive and working. Kahit po minsan yung paligid natin is so down and low, but keep be reminded, God is alive and working. Gumalaw din siya sa buhay ni Maria. At pangatlo, paala sa atin, tayo din po ay makiisa tayo sa plano ng Diyos. Do not give up in the middle of the journey. Continue until the finish line, like Mary. Na tinawag siya maging nanay ni Jesus, hindi na niya makaagad na unawaan at hindi niya nakita kaagad where God is leading him. Ganun din po sa nangyari sa buhay natin ngayon. For sure, some of us may not understand why all these things are taking place in your life or where you are being led by God right now. Pero that should not be a reason to stop the journey. Aim for the goal. Hindi pa natin naunawaan, nakikita, but it does not mean it's not there. If it worked on the life of Mary, it will work on us. So keep hoping, keep believing, keep trusting. Pangalawa naman, we will explore yung salitang gate of heaven. Gate of heaven. Bakit tinawag si Jesus si Mama Mary na gate of heaven? Because siya pong ating powerful intercessor that will lead us to Jesus. Nang bata ako, meron akong kalaro. Sabi daw, kasi I'm from Bicol, ang mga Bicolano daw ay religious. Ko, bakit po masabi yung religious? Tinan mo ang Mayon Volcano, di ba perfect triangle? Para daw kasing kamay nagdarasal. Nagdarasal. Siyempre, it's a childhood storytelling. But it makes sense. Kasi ang daming pari sa Bicol, especially in Naga City and Legazpi City. Doon nga sa town namin, baka kay Albay, when I was ordained, I am the 92nd ordained. Sa tingin ko, anong dahilan dito? First, I think because of the deep faith of the Bicolano to God, and because malakas talaga po ang devotion namin kay Mama Mary. Like sa Albay, meron kaming Our Lady of Salvation. Tapos bata pa kami, yung lolo ko, once a year, nililibot namin lahat ng simbahan ng Our Lady of Salvation. So, nabuhay ako sa pilgrimage. Tapos, pupunta pa kami sa Naga City para sa Peña Francia. Eh, sino man hindi niyan mapapaano? Tapos, sa school pa namin ng high school ako, hapon-hapon, nagdarasal kami kay Mama Mary kasi mga madre. Tapos, meron pang Wednesday novena to perpetual help. Tapos, may scapular pa. Well, ang point ko dito, I encourage you also, in your own way, to have a devotion to Mary. To have a special relationship to our spiritual mother. Kasi, tandaan niyo po ito, sino man ang minamahal ni Jesus ay minamahal ni Maria. At sino ba naman ang minamahal ni Jesus? Kundi those who are broken, those who are poor, those who are sinful, those who are misunderstood, those who are hopeless. And if Jesus loves those people, Mary also loves. Mary loves us so much. Mary has the heart of a mother, a perfect mother. She will understand better your needs, our needs, especially our need for love, affirmation, recognition, validation, love and care. Kaya nga, if there's a beautiful action Mary did, is she accepted Jesus in her life. At kung tinanggap ni Mary si Jesus sa buhay niya, tinatanggap niya rin tayo. Like a mother who accepts a child, Mother Mary accepts us all and will bring us all to
His Son Jesus. So keep that in mind. As sa mga nanin na nakikinding ngayon, teach also your children to love Mary. Maniwala kayo sa akin. Those children who grew up with their side, Mother Mary, will be guided properly in this earthly journey. And last din po pala, I'll talk about a short thing about our founder, St. Arnold Jansen. Kasi St. Arnold Jansen can be our model ngayong pong pandemic. Kasi St. Arnold Jansen, tinayo niya yung aming congregation sa kaligitnaan kung saan yung German government ng 1875, yung parang kinakalab, anti-church yung government that time. Dahil anti-church, kinukonfiscate that time ng government yung mga religious properties, sinasara ang mga seminaryo, yung mga donation ng mga tao, hinaharang. Pero magtataka kayo, kung isipin, those are the situation, not the best time to found a congregation. Pero kay St. Arnold, that was the best time. Kaya nga yung kahit yung mga bishop nagsabi, sira siguro ulo ni St. Arnold. The situation is going against his favor, but he is going against the situation. Ganoon din po siguro sa atin dito, nawala yung trabaho, nawala yung negosyo, all situations are going against our favor. At sa, dahil tao lang tayo, pwedeng maging hopeless tayo. But yung attitude ni St. Arnold, baliktad, all the more he will push through. Old palaban si St. Arnold. Kaya nga magandang, gusto ko talaga sabihin sa inyo ito eh, na maging model natin. Kasi lumaban talaga siya. Ano maraming solusyon niya? For example, since hindi pwede magtayo ng congregation sa Germany, eh pumunta siya doon sa boundary, tinayo niya sa Holland, doon sa labas ng boundary mismo. What a brilliant move. Tapos, okay lang sa kanya, kahit barong-barong lang yung unang bahay ng SVD. Ano naman, okay lang naman yun eh. If we live in poverty, meaning, St. Arnold knows how to adjust and he has the firm conviction to continue the race. At kung ako tatanungin nyo, ano naging sikreto niya? Dalawa lang. Siyempre, of a very deep faith in God and he knows he has a mission to do and a very deep conviction. Ganun din pang gusto kong i-advise sa inyong lahat, tatlo lang talaga ang susi, how to really push through in this life. First, continue to have a deep faith in God and believe you still have a mission to do and to accomplish. And third, you must have an unwavering conviction that God is with you and you can do this difficult task the Lord has given you. So God bless everyone. Kindly rise as we offer to the Lord our prayer of the faithful for the birthday of the Blessed Virgin. In the birth of Our Lady,